Bakit ngayon lang kita nakilala? Diyos ko. From user number number number. Bakit ngayon ka lang nag-comment? Okay, sabi ko nga tapusin na natin ang child and adolescent development. I think this is the last topic na ma-share ko sa inyo. After nitong lesson na to sa child and adolescent development, punta na kayo sa YouTube ko, sa Vinyl Vlog. Makikita nyo doon yung may child and adolescent development 50 items. Answer it po. Let's see kung ilan yung scores nyo. Pakilala kayo doon. Kung galing man kayo sa TikTok. Lagay nyo po doon yung scores nyo kung gusto nyo pong i-share. Pag mataas yan, ibig sabihin na intindihan nyo na yung concept. And now, let's have the last part. Or last na may ituturo ko pagdating sa child and adolescent development. The hierarchy of needs. Sino nga dito? Si Abraham Maslow. Ulitin ko, hierarchy or hierarchy, depende sa inyo. Pero ako, hierarchy of needs, the proponent is Abraham Maslow. This one, as you can see po, no, pyramid talaga to or cone. Pero dahil notes ang ginagamit ko, I will explain it based on my notes. So here, our mnemonics will be PSLES or PSLES, P-S-L-E-S. And who is the proponent? Abraham Maslow. So sabi ko nga, pyramid to, parang triangle. Ang pinakababa, I mean, yung pinakababa sa pinakababa ay ang physiological. Next, ang safety. Next naman, pataas ng pataas to ha, love and belongingness. Tapos sa taas niya, esteem, then ang pinakataas is self-actualization. Okay, yung number one ko po, yun po yung nasa pinakababa nung triangle. Pag sinabi natin physiological needs, ito yung mga basic needs, yung mga kailangan natin na we cannot live without this. Halimbawa, pagkain, shelter, reproduction, okay, yung S, alam niyo na. So, yun ang mga halimbawa ng mga physiological needs. Basic needs, we cannot live without them. Number two is safety. Ibig sabihin, yung property mo, employment mo, it means you are secured. Yun na yung pangalawang level. Dahil nga, di ba, may bahay ka na, may trabaho ka na, you feel safe na. Number three is love and belongingness. Dito papasok yung relationship mo, relation mo sa ibang tao. Number four is esteem. Dito napapasok yung nakakakuha ka na ng respeto because of your status, okay? Nakakakuha ka ng mga recognition. Number five is self-actualization, which is the best version of oneself. So, kadalasan nung lumalabas sa LET, kapag tinanong, ano yung may pinakamataas na hierarchy of needs, which is self-actualization. Ano ba itong hierarchy of needs? Ito yung pagkakasunod-sunod ng pangangailangan natin. Siyempre, ang unang-unang kailangan talaga natin, yung physiological, yung mga basic needs. After mo nakukuha yun, syempre next, nagugustuhin mo, nakakailanganin mo yung safety. Dahil alam mo settled ka na, maghahanap ka na ng partner. Part 2,